Ayun mga kabakyard, great morning at muli nagbabalik ang inyong kabakyard si Gigi Official TV. So mga kabakyard ay muling nagbabalik ang inyong lingkod. Dahil alam ko 2 weeks tayong hindi nakapag-upload ng ating mga videos patungkol nga dito sa ating mga kahiligan. Ano? Kahiligan yung ating mga manok panabong. So, napakagandang topic ang sishare ko sa inyo mga kabakyard at ito ay isa sa mga sikreto ng mga big time sabongero. Yan, dapat ma-share natin to sa mga newbie, sa mga nag-uumpisa mga kabakyard para naman sa ganun ay masubukan, no? Masubukan natin kung talagang epektibo nga pa itong sikreto na to mga kabakyard. Okay, so simulan na natin mga kabakyard. At so bago yon mga kabakyard, kung bago ka sa aking channel at nagustuhan mo yung mga video na nasi-share natin dito sa channel na to, eh baka pwede naman mag-subscribe ka at pindutin lamang yung subscribe button dyan sa baba mga kabakyard kung pula. At napaka-importante yung notification bell, pindutin na rin para updated ka sa lahat ng video, sa lahat ng tips na pwedeng mong malaman dito sa ating channel mga kabakyard. So ayan, simulan na natin mga kabakyard, no? Ano ba yung sikreto na yon? Okay? So yun mga kabakyard, ang pag-usapan natin ay tungkol nga dito sa mga sikreto ng mga big time sabongero, no? So ito ay ating sishare sa inyo para nang sa ganun masubukan nga naman natin kung talagang totoo ito. Okay, so sabi nila ito, although ito ay nasubukan ko na rin, pero yung may mga babanggitin akong mga kataga dito na hindi ko pa nasubukan. Okay, pero nasa sa inyo kung susubukan nyo. Okay, pero may dalawang mababanggit dito na hindi pa nasubukan na inyong lingkod kasi kabakyard, no? So okay, unang una, kailangan natin i-pointing ng maigi ang ating mga alagang manok bago natin isabong, no? Bago natin isabak sa kanilang schedule kung kailan, no? Kailan natin sila ilalaban. So kailangan napakagandang pointing ang gawin natin. So yun ang pinakamalaga sa lahat ng conditioning, sa stage ng conditioning, no? Si pagka nagkamali tayo ng ating mga pointing, maaaring hindi gagalaw ng mabuti ang ating mga alaga pagdating sa ruweta. So bakit sabi nagbago yung laro? Nagbago. Bakit hindi ganito? Bakit hindi ganyan? So maaaring nagkamali kayo o kaya na-off po yung ating alaga. So ngayon mga kabakyard, konting tips lang ito pero napakahalaga at pwede nating mapulutan nga naman ng mga diskarte, no? Sa siguro ito nga yung mga ginagawa ng mga big time na lumalaban diyan sa mga pitmaster, no? Okay, so unang-una mga kabakyard, ang babanggitin natin ay sinyales, no? Mga sinyales ng ating mga alaga na kung ito ay nasa magandang kondisyon, no? Ibig sabihin, ang topic natin ay yung sinyales na makikita natin physical sa ating mga alaga, no? Physical. So okay, napakagandang topic, no? So very interesting. Okay, number one, ito yung makikita natin sa ating mga manok, yung paglaki ng kanilang pupil, no? Pupil. Hindi sudyante, ah. Ano? So pupil. Ano ba ibig sabihin na pupil na yun? Kung nakikita nyo yung mata natin, may kulay itim yan, no? May kulay itim yan. Pagka nakita nyo ang inyong mga alagang manok na malaki ang kanyang itim na itim sa mata, halos nasasakop niya yung buong mata ng ating manok. Kasi ang mata ng manok may itim sa gitna, tapos mayroon silang orange o kaya pula sa gilid, no? So kung napansin nyo na masyadong malaki ang pula, na ang itim ng mata ng inyong mga manok, ibig sabihin nasa kondisyon ng inyong mga alaga, magandang kondisyon. Ayan. So okay, may ano, meron tao na umunta kaya natawa tayo, no? So yun mga kabakyard, maaring sinyalis nga yun ng magandang kondisyon ng ating mga alagang manok.
na lumalaki ang kanilang mga pupil, no? So nakakatakot kung sa tao 'yon, 'di ba? Nangingitim yung kanyang mata, no? So pangalawa, mga backyard, ay hawakan ninyo ang kanilang mga paa. Yan, yung dalawang paa ng ating manok, hawakan nyo. Kung malamig ang kanilang mga paa, ibig sabihin nasa magandang kondisyon. Yan. Okay. So yan, nasubukan natin yan, mga kabakyard. Pero doon sa mata, ito ay susubukan pa lang natin kung effective nga talaga, no? So susunod yung malamig ang paa niya. Kung malamig ang paa niya hanggang sa tuhod, ibig sabihin nasa magandang kondisyon yung ating mga lagang manok. Na yun ay nasa pointing talaga, no? Okay, pangatlo, mga kabakyard, yung kanilang katawan biglang bumubuka, no? Pansin nyo, mga kabakyard, yung mga alaga ninyong manok, minsan mapayat, minsan naman malubok. So nagtataka ako, at yun ang hindi ko rin ipaliwanag minsan, na pag nagkukondisyon ako ng aking mga alaga, medyo gumaganda at lumulobo yung kanilang katawan. So napakaganda yung hipo. Pansinin nyo yun, yung hipo ng manok nyo parang bilog na bumubuka pag ikinokondisyon nyo. Pag nasa time na kinokondisyon natin yung ating mga alaga. Alright, so pang-apat, mga kabakyard, pag ang balahibo ng inyong mga manok ay medyo kumikintab, lumalabas yung tunay na kulay nila, yung maganda yung kulay niya, ibig sabihin, sa magandang kondisyon yung ating mga alaga. Dahil yung kanilang buhok, minsan parang nagmamantika sa kulay, no? Kumikintab talaga siya, mga kabakyard. Okay. So, yun lang, mga kabakyard. Napaka-eksing kwento, pero may kabuluhan at meron kayong matututunan, mga kabakyard. Okay. So, hindi ko napapatagalin ang ating vlog sa ngayon dahil meron pa tayong gagawin. Pero sana nagustuhan nyo yung ating kwento, no? Kwentong manukan, mga kabakyard. At yun na nga. Tips lang ito at sinishare ko lang sa inyo na baka sakaling makita nyo rin sa inyong mga alaga. Kasi kung kayo ay nasa sabungan at nasa oras ng ulutan, pagka makita nyo yung mata ng manok ng inyong ulutan, pag maliit yun, ibig sabihin, wala sa kondisyon. So try lang natin, mga kabakyard. So, pero mga kabakyard, 100% o 90% pa rin ang makukuha natin sa magandang pagkukondisyon sa ating mga alaga bago natin isabak sa laban, para wala po tayong pagsisisihan bandang huli. At pangalawa, yung sa ulot, kailangan itira natin doon sa mga kaparehas. Huwag nating itira doon sa mga hindi nila kaparehas. Ibig sabihin, parehas ang laki, parehas ang taas, at parehas ang lahi ng inyong mga manok. O depende sa inyo kung anong gusto nyo. Okay, so hanggang doon na lang, mga kabakyard, at maraming salamat pa rin sa patuloy ninyong pagsusuporta sa ating channel, lalong-lalo na sa mga bago. Yan. So kung bago ka pa sa aking channel, mag-subscribe ka. Tulad ng sinabi ko, pindutin yung notification bell para notify pa rin kayo sa lahat ng video na ating ina-upload dito sa ating channel. Okay, so hanggang doon na lang, at maraming salamat. Mabuhay ang Bagong Cebuera.